guys, welcome back sa ating channel. So ito guys, mag-unbox tayo ng bagong bili natin na Inco na welding machine guys. So yung nabili pala natin na welding machine guys, Inco yung brand natin, tapos 220 amps kasi yung ano nya, inverter flux cord arc welding machine. So itong napili natin na welding machine guys ay yung tinatawag nilang MIG welding. So yung sa welding rod guys, hindi na tayo nakabili nun dahil hindi naman tayo professional na welder. So itong napili natin guys, mas madali lang namin kasing gamitin to. So itong ano natin to, MIG welding, katulad nung isa na welding rod yung ginagamit. Ito nga pala guys, no gas required na pala ito. Ayan. So kaya tayo bumili nito guys dahil may mga may itong tayo DIY dito sa bahay. So pagka may sira yung sidecar natin, pwede na tayo mag-welding. Mag-practice na lang tayo. So ito nga pala guys, inverter technology na siya. So ay IGBT na siya. Ayan. So, matagal din tayo hindi nakakapag-upload ng video natin guys. So, ngayon lang tayo nakakapag-upload ng video ulit. So, pasensya na kayo guys. Ngayon lang tayo nakakapag-upload ng video natin. So, ayan. I-unbox na natin guys. Tingnan natin kung ano yung laman niya sa loob. So, para makita natin kung ano yung kung nagustuhan nyo yung video natin guys, like nyo lang. Kung bago lang kayo sa channel ko, mag-subscribe na rin kayo. Ayan. So, i-unbox na natin guys. Ito na yung laman ng ating welding machine guys. So ito nga pala yung pinaka ano nyo guys, yung pinaka barrel nyo, kaya yung ito yung welding natin. So ito yung pinaka bala nya, ito yung pinaka karayan nyo guys. So, ito yung nozzle nya, ito yung pinaka gun nya, tapos ito yung ground nya guys. Ground niya. Tapos meron tayong manual. Ayan. Tapos ito yung dito natin lalagay yung bala niya guys, o yung wire na ito. Buksan natin. So ito nga pala yung laman loob niya guys. So ito na yung pinakabala niya guys. So pagka ginagamit mo to guys, pagka nalabit mo siya dito, so pusa siyang iikot siya guys, lalabas yung wire niya dito. So iikot siya. Yan. Yan, makakabit na lang yung bala niya guys. Yan. So may kasama siya mga nozzle guys. Yan. Yan.
yung nozzle niya na to guys, kung kumari magpapalit kayo ng mas makapal na bala niya, so magpapalit ka rin ng mas malaki yung butas. Ayan, ito yung pinaka nozzle niya. Sa harap niya naman guys, ito. Gaya na sinabi na ko sa inyo guys, hindi naman tayo sanay ng hindi naman tayo professional welder. So, DIY lang naman. So, ito yung alam mo, ito sa MIG. Ito siguro isa MIG. Volume ng MIG, tapos sa wire, ito pala. Ayan, ito yung pinaka sa amps, ito yung alam ko pagkakaroon sa amps dito sa wire. Dito yung wire, tapos dito yung MIG. So yung power nya guys, switch, power switch nya nasa likod. Power switch nya. So dito sa likod guys, meron tayong blower dito sa likod. Yan. Para hindi siya mag-overheat. May blower siyang nasa loob. So ito yung plug nya. Saksakan na. AC nya guys, 220 to 240 volts, tapos 50 to 60 amps. Ay, yun to, kilo. So, ayan, pwede na tayo mag-practice guys, para meron tayo magamit. So ito guys, hindi naman natin pang trabaho, pang DIY lang naman talaga, sarili lang natin, kaya tayo bumili ng gamit natin. So ito, mayroon tayong instruction dito. Nagustuhan niyo yung video natin ngayon, like nyo lang, bago lang po kayo sa chat, mag-like,
subscribe na rin kayo. Pasensya na kayo guys, ngayon lang tayo nakakapag-video talaga kasi matagal na tayo hindi nakakapag-upload ng video natin. Minsan lang kasi nabibisi tayo sa bukid kaya hindi tayo nakakapag-video. Yeah. So ito lang naman yung natin guys, yung pinaka previous yata nito saka yung bala nya, yun lang naman, wala nang iba. Gaya nga ng sinabi ko guys, hindi naman tayo professional na welder, DIY lang naman tayo guys, yan, pang sarili lang naman natin nagamit yan. So sana tumagal siya. Ganito na lang ating video guys, yun nga sabi ko nga, kung ba kung nagustuhan nyo yung video natin, like nyo lang bago na sa channel ko, subscribe naman. So hanggang susunod guys, stay safe, God bless.